Hello guys, kamusta? Kamusta? Welcome back again to my channel. May video lang ako sa inyong video. Kunting kaalaman lang sa mga hindi nakakaalam. Ito naman ay na-i-vlog ko lang to gawa ng curious lang ako. Hindi ko alam kung anong mapupulot ko rito. Pero ito, nandito ako sa isang poultry farm. Ito, poultry. Malaking poultry farm ito. And then, ang ginagawa namin ngayon, inarkila kasi ako. Inarkila ako ng kumpari ko. Alam niyo yung mga tahi ng manok. Yung mga tahi ng manok. Karga nila sa sako. Tapos, yan, ibibinta nila dun sa may mga bumibili. Yung mga nag-fishpan. And then, ngayon, ito. Ito ay narkila ko. Actually, ano na, pangalawang arkelasyon na to sa akin. Tapos, dadalhin namin dun sa, dun nga sa may fishpanan. Maluwang ito. Mga manok ang laman niya. Para mapakinabangan yung mga tahi ng manok, sinasako nila, kakarga sa sako, tapos bibinta. Dati nakabili ako nito, isang daan isang sako. Ito kuna natin ng picture o kaya video. Yan yung mga tahi ng manok. Ito yung sinasabi kong mga tahi ng manok, yung mga nakasapo. Yan yung ano, nagkarkila sa akin, yung nasa taas. Doon nila sa loob, pinukuha yan doon. Yan, yung building na yan. Dati nakakuha na ako niyan, 40 bags ginamit ko sa aking palayan. Pataba, ginawa kong pataba sa aking palayan. Magandang pataba yan. Pero ngayon, ito, dadalhin namin doon sa fishpan. Pakain kasi yan sa mga bangus eh. Ew! Pataba sa mga bangus. Makain ba kayo ng bangus, guys? Hindi naman lahat ng pagkain ng bangus ganyan. Yung hindi naman lahat ng pataba ng pagkain ng bangus ganyan tayo ng manok. Meron din naman yung ano, yung feeds. Yung pagkain talaga ng para sa mga bangus. Siguro hinaluan lang nila nitong ano, tayo ng manok para hindi ko alam kung masustansya o siguro hindi ko alam kung masustansya o anong benefits na makuha ng mga bangus dito. Oo, siguro para makatipid yung may-ari ng fish pond ng bangus. Anyway guys, itong poultry farm na ito ay malinis. Fully ventilated siya.
pagka dito ka sa labas, halos wala kang maamoy na yung, alam niyo yung amoy ng tahi ng manok. Kapag kayon kasi ano, sobrang baho yun. Tapos malangaw. Ito, itong poultry farm na to, malinis siya. Hindi masyadong malangaw. And then, gaya ng sinabi ko, fully ventilated siya sa loob. And then guys, yung una namin pinuntahang poultry farm, yung last week na pinagkuha na namin ng mga tahi ng manok, iba naman yung structure niya. Hindi kagaya nito. Yung una namin pinuntahan na elevated siya. Kumbaga, kapag tumai yung manok, bumabagsak dun sa baba, tapos dun nilang iniipon at pinapala nila, kinakan ka sa sako. Hindi kagaya nito. Sarado. Tsaka mababa lang ito. So ayan, malapit na nilang matapos karga. Gawa ng 100 lang naman to. Ang sabi niya sa akin, 100 sapo may kakarga dito sa King Elf. So ngayon, paalis na kami. Pagdating dun sa bababa namin, kuha na lang ako ng video ulit dun yung fish pan na pupuntahan namin. Okay, so paano, alis na muna kami after a long drive. So ayan na guys, ibababa na yung mga tahi ng manok. Ano? Yan yung mga fish pan dito. Doon. Doon. Kabilangan. Doon. Yan. Fish pan dyan. Dito namin binababa yung mga tahi ng manok. Hundred bags. Yung una naming delivery, 150 bags. Doon namin sa kabila din nala. Doon namin pinaba. Yan. Pagkain ng bangus, guys. Wow naman! Harap ang bangus, no? Hindi ko alam, ah. DJ Bob.